So, yung topic natin ngayon ay si si Inoue at saka si Casimero. Ano yung perception ko sa fight na yan? Ano yung nakikita ko? Eh, hindi ko ako yung kritiko sa boxing. Ay, hindi ako sasabi ng mga details kasi yung pinupuntirya ko sa pagpredict ko ng fight, yung personality mismo ng mga fighters. Doon mo makikita yung yung root, yung talagang kung sabaga yung pondasyon kung mananalo siya o hindi. So hindi ako nagsasabi ng mga details na mananalo siya using the hook, using the jab, using the this and that. Yung pinupuntirya ko parati yung personality ng fighter at saka ano yung estilo niya. Okay. So yun yung parati yung tinitingnan ko para makukuha ko kung mananalo siya o matatalo siya sa mga fights. Kung hindi naman sa pagyayabang, marami na akong na predict na mga fights, na mga upset fights. Marami na akong na predict katulad ni Holyfield na against Tyson, kay Holyfield ako. So na predict ko yun na mananalo si Holyfield, Barrera at saka Pacquiao, kay Pacquiao ako. De La Hoya against Pacquiao, kay Pacquiao ako kasi alam ko na si De La Hoya nag problema siya dati sa southpaw si Pernell Whitaker. So nakita ko may problema siya sa mga southpaw. Sa kay Barrera naman at sa kay Pacquiao, nakikita ko yung lakas kasi ni Pacquiao eh. Parang mas, talaga mas malakas si Pacquiao. Parang tsaka ano pa yung mga prediction ko na ano. Pero marami din akong nagkamali ako sa prediction ko. Pero ito na, balik tayo sa topic na Casimero versus Inoue. So doon tayo sa personality nila no at saka sa style ng fighting nila. Okay. Yung personality at saka style of fighting ano yan eh parang related yan eh. Kung ano yung personality mo, yun yung style of fighting mo. So related parate yan. So yung personality ni ano, parang ano kasi si Inoue, parang intense yung personality niya. So nakikita niyo naman intense din yung fighting style niya, very scientific, tapos hapon pa siya, very conservative yung style nila, very basic, very by the book. Yung talaga yung mga hapon, di ba, parang by the book yung style nila, di ba, kahit sa personal life nila. Yung kay Casimero naman, ano siya, free flowing, fluid, parang kung sa musika improvisation siya. Marami siyang improvisation. So artist yung dating ni ano eh, ni Casimero. Fluid siya, wala siyang exact na style. So ano yung ibig kong sabihin kung mag-fight na sila? Alam niyo guys, nakikita ko yung style ni ano, ni yung personality ni Inoue. Alala niyo dati si ano, si Trinidad. Diba ang lakas-lakas? Ang lakas-lakas, scientific. Pero nakikita, napansin nyo kung sa musika pa, hindi sa pwede sa mga improvisation, hindi sa pwede sa mga jazz, di ba? Dapat classical siya, di ba? So, rigid. Kung sa baga, rigid siya.
Pero malakas. Malakas, legit, magaling. Pero dalawa yung nang tumalo sa kanya. Yung mga fighter na hindi rigid. Yung smooth yung dating. Yung hindi yung parang bato yung personality. Pwede silang mag-improvise. At saka smooth, may pagka-smooth. Pero hindi pa nga masyadong smooth eh. Diba? Pero tingnan nyo, si Hopkins at saka si Ninky Wright. Tinalo si Trinidad. Masado kasing rigid si Trinidad. Si ano, si Inoue ganun. Rigid siya. Malakas, rigid. Eh yung si Casimiro naman, fluid, smooth, may improvisation kung sa musika. Marunong siyang maghanap ng paraan kung paano yung maiba yung mga kilos niya or whatever dyan. Yung kagalingan kasi ni Casimiro, not only na ano siya, smooth siya, malakas siya. At saka hindi lang malakas siya, at saka smooth siya. May improvisation siya. Technically, mataas din yung IQ niya. Si Pacquiao, ganun din yung ano na smooth si Pacquiao. Hindi yung totally smooth, pero yung ano niya, yung personality niya, gusto niya maging smooth. Like water, formless. Kasi idol niya kasi si ano, si Bruce Lee, diba? Si Bruce Lee sabi niya, you have to be formless. So, parang formless si Pacquiao, tapos malakas. Pero kulang siya sa technical skills. Yun yung kakaibahan nila ni Casimiro. Si Casimiro formless, malakas, pero grabe yung technical skills niya. At saka malakas yung mga legs ni Casimiro. So ano yung masasabi ko? Yung masasabi ko, imagine niyo lang na si Inoue, si Trinidad. Tapos imagine niyo na si Hopkins, si Casimiro. Malaking, so ano niyo rin, i-relate niyo rin yung ang size ano, di ba? Imagine niyo na si Hopkins may more power at saka more yung ano niya, yung leg work. Imagine niyo yan ah. At saka mas more pa yung creativity inside the ring. Imagine niyo kung anong mangyayari kay Trinidad. Hindi aabot si Trinidad na lang ng round 11 kapag dagdagan pa si Hopkins sa mga qualities ni Casimiro. Yun yung masasabi ko. Yung mga kasi parang ano eh, yung makita nyo si Casimiro, I mean si Inoue, parang impressive yung dating eh. Katulad siya ni ano dati. Ni Trinidad, impressive. Scientific, strong. Pero kapag bigyan mo siya ng mga opponents na katulad ni ano, ni Casimiro, yari siya. Si Inoue at saka si Nonita, magkaparehas lang yung ano nila, yung personality nila. So nakita nyo parang rigid din ano, rigid din yung style nila. Kita mo si Casimiro, yung personality niya din parang ganun. Nagre-reflect sa fighting style niya. Diba? Ganun talaga yung personality ng tao, nagre-reflect yung sa fighting style. So, makikita nyo yung nagsasabi na wala yari si Casimiro kay Inoue. Wala yari si lalaki Casimiro. Yung mahirap na, kahit tapos na eh, si Rigondo. Yun yung pinakamahirap. Kasi si Rigondo,
tatalunin niya ka talaga. Hindi niya kasaktan, pero tatalunin niya ka. Pero tapos na yun. Tapos na yung mahirap na na ano na, na mga fights na yan. Kasi at saka si ano si Casimiro makakaya niya yung ano yung suntok niya no ni kahit sino diyan kakayanin niya yung suntok kasi sa boxing naman hindi perfect diba lahat ng fighter may mga times na matamaan talaga yan pero kapag magkamali si Casimiro walang problema yan kasi matitik yung punches niya no eh, ni Inoue. Pero all the way sa style matchup, mahirapan si Inoue. Mahirapan talaga siya. Rigid kasi. So, tapos intense pa siya, focus. Si Casimiro pagdating niyan, enjoy lang eh. Enjoy. So mas relax yung ano niya, yung ano niya, yung katawan niya mas relax, yung mind niya mas relax. Mas ma-achieve niya yung game plan niya kaysa kay Inoue na masyadong rigid. So ito yung makikita ko na ano eh, yung scenario eh. Parang ano lang yan eh, parang Trinidad at saka Hopkins na parang sabi nila si Hopkins matatalo kay Trinidad kasi si Trinidad impressive kasi, impressive yung makikita mo yung mga hook, bam! Grabe yung forma, grabe. Parang ano talaga, in a way, diba? Sino na hiri dati, di pa ganun din. Pero rigid sila masyado. Rigid. Hindi sila, kung sa baga sa musika, hindi sila magaling sa improvisation. Katulad ni, ano, ni Casimiro. Si Casimiro parang jazz eh. Yari sila dyan. Sige guys, thank you for listening.